iabot ang iyong kamay. Kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon, di ka nag-iisa. Kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit-bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Parating ang ating kapwa Pilipino mula sa tatlong isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawig. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern-day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbur T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Maligayang umaga sa inyong lahat. Sama-sama na naman po tayong matututo at makikisa sa ating modern bayanihan ngayong linggo. Ako po si Patricia Tumulak, ang makakasama nyo ngayon dito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Sabi nga ng pambansang bayani nating si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. It never grows old dahil nakasalalay talaga sa susunod na henerasyon ang bayan natin. Pero hindi lahat ay may sapat na edukasyon, resources, at kakayahan para mailabas ang full potential ng mga kabataan. Buti na lang may dalawang organisasyon na tumutulong sa mga kabataan para sa pagkakaroon ng bagong kakayahan at baguhin ang kanilang buhay. Yan ang Quezon City University Center for Urban Agriculture and Innovation at ang kanlungan sa IRMA Ministry Inc. sa Maynila. Mamaya is malalaman natin ang mga programa nila para sa ating mga out-of-school youth. Pero ang mga nasabing organisasyon ay meron din mga pagsubok. Kaya tinawag natin ang ating Ninong Manoy at ilang pang mga eksperto na tutulong sa atin para solusyonan ang mga challenges na hinaharap ng Quezon City University Center for Urban Agriculture and Innovation at ng kanlungan sa IRMA Ministry. Mamaya po may pagkakataon tayong itanong kina Manoy at sa ating mga experts ang kanilang mga payo at suhestyon sa paglutas sa problema ng mga out-of-school youth. Kaya huwag na natin patagalin. Alamin natin kung ano nga ba ang kinakaharap ng Quezon City University Center for Urban Agriculture and Innovation. Kukwentuhan na kayo ng ating correspondent, Sherilyn Reyes Tan. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Quezon City University o dati kilala bilang Quezon City Polytechnic University. Ang Quezon City University ang tahanan ng QCU Center for Urban Agriculture and Innovation.
Kilala rin ang QCU-CUAI bilang The Center. Layunin ng The Center na ipromote ang urban agriculture para matugunan ang kahirapan, magkaroon ng stable na food supply, pasiglahin ang integrasyon ng mga komunidad, at protektahan ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng eco-friendly methods at ng iba pang alternative at innovation sa pag-harding. Committed ang The Center para makilalang namumuna sa urban agriculture, pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya na makakatulong sa pagtatanim at pagsasaka. Hello, sir. Hello, kamusta ma'am. Magandang umaga po. Yes. Ay, nako. Para malaman po natin kung ano ang benepisyo ng The Center, kasama po natin si Mr. Romel Sevilla. Siya po ang head ng QCU-CUAI at si Engineer Justin Malindao, isang agriculturist. Mga sir, ano po ba ang technology at advancement ng The Center? Po sa QCU ko, meron po kaming mga iba't ibang mga automated po na greenhouse. Gaya po dito, tinatayan natin ngayon. Ito po yung pinakamalaking greenhouse po namin, which is yung commercial greenhouse. So, meron na po switch. So, ang water irrigation system nito is sprinkler. So, i-on mo lang yung switch, so pusa na po siya mag-delay. Sa mga ibang greenhouse naman po namin, meron kaming mga hydroponic setup po doon. So, ganoon din. Automated din siya. I-on mo lang yung switch. Ang iba't ibang model meron po ang Center for Urban na makikita po ng lahat po ng bibisita po sa atin. So, okay. Meron po tayong pang household, meron po tayong pang business, katulad nito, mga malalaking greenhouse, may maliliit. Tapos, meron din kaming setup po dito na indoor hydroponics saka indoor aquaponics. Para sa kaalaman po ng lahat, ano ba itong hydroponics at aquaponics ito? Tama po ba na yung domain ng isda ang gagamitin na parang pagkain naman ng plant. And then yung plant naman po ang maglilinis ng tubig para naman malinis yung tirahan ng ating tama isda. Tama po yun. Opo. Ganun po ang umiikot lang po yung ating tubig na kinoconvert po yung tubig ng isda, yung pinakapupo ng isda into nitrate, binabalik din uli sa ating para malinis po din yung ating tubig ng isda. So, ang kagandahan po dito sa Center for Urban, dahil ito po yung instruction ng aming Pangulo, Dr. Teresita Atienza, na magkaroon ng collaboration sa mga colleges na kung saan yung kanilang mga capstone project ay nakarelate na rin po sa ating urban agriculture. Meron po tayo dito mga gawa ng ating mga estudyante ng mga technology na ang tawag namin dito is smart farming. In-apply din namin yung Taiwan technology. Okay po. Kasi pinadala kami, kasama ko si Engineer Jay Lennon Asilos sa Taiwan, at doon kami nag-aral ng 2 weeks para aralin po yung technology ni Taiwan. So ngayon po, tinuro namin sa ating mga colleges at ina-apply na po dito sa ating center. Challenges, meron pa ba kayong kinakaharap na problema po? Una yung mga seeds na ginagamit namin, kulang kami sa gamit. Ang pinakailangan po namin ngayon is yung lupa. Kasi dito po yung binigay na area sa amin is dating tambakan. So yung mga nakatambak dito, alos karamihan, puro bato. May part pa na puro semento. So kailangan po maglagay kami ng mga lupa at yun po yung mahirap hanapin dito, lalo sa syudad. Ayun. Naku, Sir Romel and Engineer Justin, maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat din po. At mamaya papakita nyo sa akin, ha, the joy of gardening. Ayan. Nakakalima hanggang 6 na buwan na na-training ang Sagip OSY Project. 20 active out-of-school youth po ang nagpa-participate sa kanilang mga programa. Pero katulad ng marami, hindi po nagiging madaling ipagpatuloy ito sapagkat napakalaki po ng epekto ng kanilang personal na problema sa kanila pong mga commitment. Siya si Adrian Arellano, 21 years old. Ang kasalukuyang presidente ng Sagip OSY. Very independent si Adrian. Bunso siya sa 6 na magkakapatid, kaya sa murang edad, marami na siyang naging trabaho para masustentuhan ang sariling pag-aaral at makatulong sa pamilya. Pero sa dami na naging trabaho ni Adrian, ang pangarap niya ay ang maging licensed agriculturist. Nangunguna si Adrian sa pag-aalaga ng maliit na urban farm sa Santa Lucia. Gusto niya itong mapalago para na rin maging kabuhayan niya at ng iba pang mga tao na interesado sa pagtatanim. May mga kabataan din siyang nahikayat na sumali sa kanilang pagtatanim. Ang nakakatuwa, mula sa pagiging tambay, naging hobby na ng mga kabataang ito ang pagtatanim. Marami rin silang natulungan dahil ipinamimigay nila ang mga naka-harvest nila sa mga taga Santa Lucia. Adrian, paano ka ba napunta sa pagtatanim? Ano bang nag-udyok sa'yo na sumali sa Sagip OSY Project? Year 2022 po, naalala po,
nag-aaral po kami sa ALS. Then bumaba po yung Quezon City University Center of Urban Agriculture Innovation sa aming barangay po, partnership with SK, doon po sa mga kay Kapitan po. Tapos ayun po yung una po, hindi po talaga ako interesado sa farm eh. So habang tumatagal po yung training na ano ko po, na maganda po talaga yung magtanim po talaga. At the time po kasi may climate change din po tayo na tinatawag. Yes. Isa rin din po yun sa paraan, kaya nainganyo po ako magtanim, tsaka po paano po mag-sustain na rin po ng kakainin sa pang-araw-araw. Ano yung mga pinagbago mo dito nung sumali ka sa Sagip OSY Project? Actually po, ang dami pong natutunan. Mm-hmm. Akala ko po kasi dati yung pagtatanim is simpleng pagtatanim lang po, yung maghahalis ka lang po dyan ng buto, tutubo. Hindi po pala. Yung pagtatanim po pala is parang nag-aalaga ka rin po talaga ng tao. Binabantayan mo siya, minomonitor mo po. Na-enhance din po yung skill ko dito. Yung parang magplano rin po sa sarili. Mas talo pa pong na-develop yung kakayahan ko po. Adrian, bilib na bilib ako sa iyo kasi napakabata mo pa, pero ang dami mong alam sa buhay at sa pagpa-farm. Very promising talaga. And speaking of promising po, isa sa mga promising na teenager na kasama pa rin sa Sagip OSY Project, kilalanin po natin si Andoy. Siya si Andoy ng Sagip OSY Project. Tulad ni Adrian, nag-aaral din sa alternative learning system si Andoy. Lumaki si Andoy at ang kapatid niya sa lola. Hindi naging madali ang teenage years ni Andoy, kaya minsan, siya'y naging rebelde. Napabayaan niya ang pag-aaral dahil lagi siyang dikit sa barkada. Ang masaklap, minsan niyang nasaktan physically at verbally ang kanyang pamilya. Pero nagbago ang buhay ni Andoy nang makilala niya ang Panginoon at napasali siya sa Sagip OSY. Andoy! Hello po. Ako naman ay napawaw sa 180 degree na change mo. Pero gusto ko itang kilalanin. Gusto ko itang mas maintindihan pa. Ako po ay isang nag-ibang way ng landas po sa pamagitan po ng barkada. Napabarkada ka? Opo. Meron din po akong nagawang hindi ka nais-nais na pinagsisiyahan ko po sa sarili ko. Nawala po sa sarili, naging rebelde po. Hindi na rin po akong mauwi sa bahay yung mga panahon na yun po. And buhay pa papa mo. Sige, pwede kang mag-stop. Okay lang. Hindi ko na po siya nakita sa mukha. Pero po, ang naging inspirasyon ko na lang po yung apelyido niya po. Ako po ay nagpapasalamat sa lola ko po dahil siya po talaga yung bukod tanging nagpalaki po sa akin. Saan napunta si mama mo? Yung mga panahon po kasi noon, ano po siya, parang rebelde din po. Parang in-enjoy po niya yung pagkadalaga niya. Abang na baby pa lang po ako noon. Pero ako po, nagpapasalamat po ako dahil nagbago po siya sa pamagitan ng tita ko na pinayuman po siya at napasama po sa isang sa aming ministry po na church. May pinangako ka ba sa sarili mo na hindi mo nagagawin? Siguro po yung sa barkada po talaga sa akin. Kasi yung barkada po is dapat maging wise po tayo na mamili po tayo kung tama po ba yung ginagawa nila or hindi. Mas maging wise tayo na kung tama, kung mali po ba, iniiwasan na lang po natin. Minus natin na mga makakabuti po sa atin. Ayun po. Maraming salamat sa iyo, Andoy. Talagang ako'y lalo mo pang napabilib, ha? Bilib na bilib na ako sa iyo kanina. Mas namangha pa ako sa mga shinare mo sa akin. Maraming salamat sa iyo. Nakaka-inspire ka. May-inspire mo ang lahat ng kabataan na manunood sa iyo. At good luck sa iyong mga plano, sa iyong future. Napakaganda at napakahalaga po ng The Center at ng Sagip OSY Project, pero marami pa rin silang kinakaharap na problema. Gaya ng kakulangan sa tao at gamit at kawalan ng market para sa kanilang mga produkto. Kaya naman hihingi tayo ng tulong sa ating mga eksperto at kay Manoy para malaman natin kung paano masusolusyonan ang mga isyong ito. Maraming salamat, Shay. Alam mo, nakaka-inspire na makita na pati yung mga kabataan natin ay involved sa farming. Sana ay marami pang mahikayat na sumali sa mga programa ng QCU, CUAI at Sagip OSY. Kaya naman gusto ko nang marinig ang sasabihin ng ating mga experts na solusyon sa problema ng The Center at nina Adrian at Andoy. Kaya tara na, itanong kina Manoy sa pagbabalik ng si Manoy ang ninong ko. Winner tayo lahat.
panalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa Simanoy, ang ninong ko. Kasama po natin ang ating mga experts, an agriculturist from the DAATI, an ATI National Focal Person for National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, o NUPAP, Mr. Justin Paolo Interno. Magandang umaga po sa lahat. Magandang araw, sir. At mula naman sa Go Negosyo, kasama natin ang business coach na si Mr. Jerry Yao. Magandang araw. At syempre kasama natin ang ating Ninong Manoy, Kong Wilbert Lee. Morning, Pat. Good morning. Good morning sa inyo. Good morning. Mga kapuso, ilan lang sa mga nabanggit na issues ng The Center ang insufficient workforce, kakulangan sa gamit at kawalan ng market para sa kanilang mga produkto. Kaya simulan na nating itanong kina Manoy kung paano nga ba masosolusyunan ang mga challenges ng The Center. Based on sa video at sa pag-iusapan natin, ang nakikita natin is human resource ang problema natin. Kulang tayo sa tao na gagawa. Imagine if we have sufficient people doing this project, we can produce enough para makapenta talaga enough product to sustain the product, to sustain the project itself, di ba? Ito lang isang nakikisip kong solution. Kumuha tayo ng out of school yun, pinag-aral natin sila with the alternative learning system. And probably the payment can be done through the services. So meron tayong gumagawa. But after that, what will be the next? Gagraduate at gagraduate yung mga bata yan. At hindi nila iisipin na mag-volunteer pa rin ako. So doon pumapasok yung you turn this, what they have learned, into a livelihood or a job for them, permanent job. May sumasakot, kumikita sila. Another solution, aside from the HR, is hitting the right target market. Okay. Ito yung produkto natin. Maganda itong produkto na ibenta natin sa tao may pera. This is what we need to create sa product na value. To sell it to the rich, for the rich to purchase it, give income to the organization so that they can pay people enough salary. Para hindi lang yung organization sustainable, pati yung community na tinutuluan nila maging sustainable. To put an umbrella term for this, one better solution is through partnerships. No, hindi lahat ng mga institution like the QCU itself kaya nagkakaroon ng problema would completely suffice lahat po ng mga pangangailangan nila. So dun papasok yung tinatawag po natin na pluralistic approach in solving problems. We have the local government units to help us. We have the private sector. We also have, of course, the help of several government agencies. Kahit yung mga pribadong tao can provide inputs through partnership para lahat sila, meron silang chipping in na meron tayong mga maitutulong dun sa problema. And day by day, step by step, mas ma-identify natin yung mga root causes. And at the same time, mas inclusive yung pagbibigay ng solusyon. Ang pinakamaganda dito actually, yung nakita natin dito, yung nag-start yung QCU ng urban farming. Yes. Yan yung pinakamaganda nangyari dito. No? Yung urban farming, in fact, nung nakaraang pandemic, nakita natin, dito nagsulputan lahat eh. Nagkaroon ng mga plantito, plantita dito. No? Lahat nagpumasok dito sa urban farming. And then one of the gusto natin mangyari actually dito is makita itong urban farming. Na through the urban farming, ang kinukuha nila, yung manpower na sinasabi natin kulang, kinukuha pala nila dito ay yung mga out-of-school youth. No? So parang meron tayong urban farming for our food security. At the same time, natutulungan natin itong mga out-of-school youth. Itong kanina, yung storya natin, no? Yung nawawala ng landas daw sila. No? Then ngayon, nakabalik because of this. No? So ito yung nakakatuwa, and this is also in line with a bill that I filed, yung House Bill 1297. No? Ito po yung na-file natin, ito yung Instructional Garden and Urban Agriculture Act. No? Gusto natin mangyari, nakita natin meron silang bakanting lote ron,
ginawa nilang urban gardening, no? Yung nagtanim sila ng mga gulay. In fact, ang ating Pangulo, kung hindi ako nagkakamali, nagsabi na siya, lahat ng mga bakante lote ng ating gobyerno, taniman. No? Dito sa particular situation na to, State University, yung QCU, eh, meron silang ganung lote, no? Tinaniman nila, gusto nating mangyari, lahat ng mga state universities all over the Philippines, pag nakita ito, ay gayahin. No? Magtayo rin ng ganito, magtayo ng center, maglagay ng urban farming or urban gardening, ay yung mga out-of-school youth sa lugar, matulungan natin. I think this is one of the gusto talaga nating ma-achieve dito sa pinuntahan natin itong path, no, ni Shane na QCU. No? Marami, I believe, tuloy-tuloy, habang ang buhay ang negosyo, tuloy-tuloy ang problema niyan. That is our duty to be vigilant, to address those problems. Partnering from government and the private sector, kailangan magtulungan tayo. Dito magagawa ng private sector only, hindi dito magagawa ng government. Yes, lahat talaga. Yan din po ang programa natin. Ikaw, ako, tayong lahat. Tayong lahat po. Kaya nating ipanalo ito. Maraming salamat, Manoy, at sa ating mga experts, mga Kapuso, for sure, matutugunan na ang pangangailangan ng The Center dahil sa suggestions at tulong nyo. Susunod po, makakasama natin ang isa pang organisasyon na tumutulong din sa mga batang nangangailangan ng financial, mental, at emotional assistance, ang Kanlungan sa Irma Ministry, Inc. Sa pagbabalik yan, nang si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako. Kaya ipanalo, winner tayo lahat. Kapuso, kasama niyo ulit kami rito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Binisita rin ng correspondents nating si Sherilyn ang Kanlungan sa Irma Ministry Incorporated o KSEM o mas kilala bilang Kanlungan. Napakarami na nilang natulungan at mas marami pa silang gustong maabot. Kaya alamin natin kung ano nga ba ang lagay ng Kanlungan. Ito ang Kanlungan sa Irma Ministry Incorporated, isang non-government organization na itinayo ng isang most outstanding social worker na nagngangalang Consuelo Balbero. Itinayo niya ang Kanlungan para sa mga children in street situations at children in need of special protection para po mabigyan ang kanilang pangangailangan katulad ng pagkain, hygiene amenities, alternative education at psychosocial intervention. Na-extend na rin ang kanilang mga programa sa pagtulong sa mga batang naaabuso ng pisikal, verbal, sexual, mental at emotional. Meron silang mga psychometrician, health workers, alternative educator, social workers, house parents at volunteer teachers na tumutulong at gumagabay sa mga batang naaabuso. Tinutulungan din nila ang mga batang may karamdaman at nangangailangan ng gamot. Tunay na maganda ang layunin at nasimula ng Kanlungan sa Irma Ministry Incorporated. Pero sa ngayon, unti-unting nagiging limitado ang mga nasimulang programa at lumiliit ang saklaw nila. Mula sa 10 barangay, 4 na barangay na lang ang kanilang natutulungan. Kasama ko po ngayon si Sir Wilmar De La Rosa para po pag-usapan natin yung mga pagsubok na kinakaharap po nila dito sa Kanlungan sa Irma Ministry Incorporated. Sir, kumusta po? Okay lang po. Sherilyn po. Well, thank you po. Kumusta naman dito, sir? So far, okay naman. Sir, bakit po bumababa ang sinasaklawan ng barangay at nababawasan po yung activities dito sa Kanlungan? Yeah, for now po kasi ngayon, ma'am. For communities lang po yung concentration namin. Which actually, yung mga target na nare-reach out ng mga bata, more or less 400 mga children.
Pero before, 10 communities po yung aming nare-reach out, which is nakaka 1,000 plus po yung nare-reach out namin. So, sayang kasi sa ngayon, medyo mababa po yung namin, yung funds namin, tsaka sa manpower din po namin. Yun din po. So, na-mention niyo po yung pagbaba ng funds. Ano po yung mga programang maaaring mawala kung patuloy pong bababa yung funds natin dito sa Kandungan? Yung lahat ng programa na ginagawa po namin sa apat na communities, such as psychosocial intervention, such as alternative education, yung aming street education program, at health activities namin. So lahat yung nagagawa namin. Doon sa anim pang area, as in totally, di namin na-reach out. So wala po talaga. Sayang. Paano po kayo matutuloy? Una, sa level namin, kasi ang Kandungan si Irma, maraming mga nagbibigay na maliliit, pero pang-operation, no? Hindi yung sinasama lang nila is more on sa program. Pero yung manpower ng Kandungan na kailangan din siyempre mabuhay yung mga pamilya is wala talaga. Kaya madalas nagsasacrifice yung... Teka lang mo. Sige, okay lang, sir. Okay lang, sir. Okay lang maging emotional, sir. Ayun, medyo may sakripisyo talaga sa mga staff pagka ganun kasi na. Kasi siyempre kami sa mga staff, nagagawa namin yung programa namin sa mga bata. Kasi meron silang funds na nakaalat sa kanila. Okay po. Pero sa amin dito sa street education program, meron naman po, pero hindi siya sapat. Parang nagkakaroon kami ng kakulangan. Pero sa palagay niyo, sir, bakit sa kabila ng kakulangan sa sweldo, ay nandito pa rin po sila at tumutulong? Tama po kayo. Kasi sa totoo lang, ma'am, napakasayang magtrabaho sa ganitong field. Iba yung joy, yung fulfillment pag nakita mo yung bata na nakapagtapos ng pag-aaral, tapos may honor, may award, tapos part ka ng life niya. Iba yung joy. Yung meron kang sense of fulfillment kasi doon sa trabaho ginagawa mo. At saka dahil doon, hindi yun natutumbasan ng salapi. Yun lang actually yung kainaman dito sa trabaho. Gaano po kahalaga sa inyo na magkaroon ng napakagandang future ang mga children in street situations? Sabi ko nga, ma'am, hindi na ako magtatrabaho pagka wala ng mga bata sa kali. Lahat ng karapatan nila na ibigay. Kasi mga bata sakali, sila yung neglected doon sa karapatan na dapat pinagkakaloob sa kanila. Kapag ang mga bata natin, yung buong karapatan nila, mabuhay, yung developmental rights nila, participatory rights nila, tsaka yung protection rights nila, na ibigay yan. Napakasaya ko na. Sir Wilmar, marami pong salamat sa pagkakataon na kayo ay makausap, ma-share niyo po sa amin ang kung ano man ang meron ng Kandungan. Napakaganda po, sa totoo lang. Ako po ay nalulungkot na isipin na maaari na mabawasan o matigil ang mga programang ito na itong mga programang ito na ang dami ng mga bata sa lansangan ang napaalis dahil po sa tulong ninyo. Hiling ko rin po sana na bukod po dun sa mga na-mention nyo po ng mga kailangan na tulong para sa mga bata, ay kayo rin po na mga tumutulong sa mga bata ay mabigyan din po ng atensyon para matulungan din po kayo at ang inyong mga kasama. Siya si Suzette Villarais, isa siya sa mga batang unang natulungan ng Kandungan. Dati siyang natutulog sa kariton, pero ngayon isa na siya sa mga gumagabay at nagtuturo sa mga bata para makaahon sa kahirapan. Naging biktima din ng mga pang-aabusong emosyonal, verbal at physical si Suzette. Kaya humingi siya ng tulong sa Kandungan. Maari mo ba kaming kwentuhan kung paano ka nawala sa pagiging street children at paano ka naging eventually street educator? Ako po ay nagsimula bilang isang batang Kandungan nung ako ay nasa edad ng 13 until to 15 years old. Nagsimula po ito nung ako ay umalis sa bahay, nagka-problema, naging iba't ibang nakatanggap na iba't ibang hindi magandang experience bilang isang bata. Sa loob ng pamilya at the age of
5, 6, until 12, yung edad na dapat naglalaro ka, yung edad na dapat... Sige lang. Yung edad na dapat na malaya ka, nakakapagsabi ng sarili mo, hindi mo magawa kasi. Nag-inisip ko, bakit malupit sila sa akin? Bakit bawal lumabas ng pinto, bawal makipagkaibigan? Yung treatment na dapat yung bata nag-enjoy ka sa edad mo nun, pero ako hindi. Kasi kailangan kong tumulong. Kailangan kong magbuhat ng bigas, magbuhat ng container, punuin yung drum. Magtinda ng pagkain kung saan-saan para matulungan yung pamilya ko. Hindi pero, mo ba naintindihan yun nung mga panahon yun? Nung panahon po kasi na iniisip ko lang, kailangan ko sumunod kasi bata ako. So yun yung naging ano sa akin na umalis ng bahay. Sabi ko, sa pag-alis ko sa edad na sa 10 taon hanggang 13, 14, naranasan ko makipagsabayan sa mga batang kalye, makipagpulutan ng gulay, makipag-agawa ng pagkain sa basurahan na dati hindi ko naranasan. Pag wala kang pamilya, kawawa ka. Ay, matutulog ka sa kalye, wala kang sapin, uulanan ka, aarawan ka, hindi mo alam sinong kasama mo. Naranasan ko yung murahin ka, i-judge ka ng kalibasa, batang kalye ka, wala kang disiplina, bobo ka. Hindi tao yung treatment sa'yo bilang batang kalye that time. Dinadaanan ko lang po dati yung kandungan sa ermita. Akala ko simpleng shelter lang siya. So nung nakita ko marami silang kumakain na bata, may pinapakain. So sabi ko, ayoko mag-stay sa kalye. Kasi ang iba yung tingin ng komunidad pag batang kalye ka eh. Mahirap paniwalaan, walang magmamahal sa'yo. Nung nakilala ko yung kandungan, sabi ko sa kanila, mag-aralin nyo lang po ako lahat gagawin ko kasi ayokong matapos yung buhay ko sa pagiging batang kalye. Lima yung anak mo, lima yes, yung pinapa inubuhay, pinag-aaral, inaalagaan, tapos nagagawa mo pang magsilbi sa kandungan at magsilbi ng ibang mga bata. Gano'ng kahirap? Mahirap po kasi binabalansi mo yung oras mo eh. Puro na lang akong pakiusap sa mga anak ko na, anak, ito yung trabaho ni mama. Pinapaintindi ko sa kanila na dito ako galing. Gusto ko hanggang sa huling sandali. Eh, yun yung pangarap ko, mami. Na mawala man ako sa kanila, gusto ko maraming bata magbabago ng buhay. Maraming bata na magkakaroon ng pangarap. Kasi hindi ka na mahabang panahon nasa kanila. Nung naranasan ko yun, ma'am, sabi ko, pinangako ko talaga. Wala nang batang iiyak. Wala nang batang makaabuso. Suzette, alam mo, nakaka-inspire ka. Napakaswerte ng kandungan na meron silang Suzette na talaga namang buong puso na naglilingkod para sa mga bata at napakarami mong barangay ang iniikot sa araw-araw para iyong maturuan yung mga bata. At isa na dyan, nako, mamaya po mga kapuso, si Fernando Minor, ating pong kakausapin. Isang first-year college student si Fernando. Scholar. Isa siya sa mga pumupunta sa kanlungan para makigamit ng mga facilities dito at makahingi ng pagkain. Sa regular na araw ni Fernando, naglalakad siya ng lagpas 25 minuto para makarating sa kanlungan para makikain at saka siya maglalakad ng 30 minuto para makarating naman sa pinapasukang university. Minsan, papasok na lang si Fernando na walang laman ang tiyan. Iniisip na lang niya na makakatapos din siya at kailangan lang ng konting pagtitiis. Hi Fernando, kumusta ka na? Ito po, patuloy lang sa buhay kahit sobrang hirap. Kinakaya ko kasi alam ko kapag hindi ako nagpatuloy sa buhay, ayoko maging dahilan yung nahihirapan ko para sumuko. Mas gusto ko yung makamit ko yung mga pangarap ko kasi dahil sa mga inspirasyon na ayoko maging hadlang yung pagiging mahirap para makapag-aral. Kaya ginagawa ko po talaga yung lahat ng paraan na kaya ko, na kontrolado ko para makapagpatuloy ng pag-aaral. Kasi naniniwala ako na pinanganak ka mang mahirap, meron ka ding mararating sa buhay. Nung una po, mga barangay po kami, nagkakaroon ng mga pagtuturo tong about sa Bible, tapos nagdadala kami ng mga mangkok, tapos may kasi magbibigay ng sopas or lugaw, mga ganun po. Opo. Kaya pagka-announce dun sa megaphone, dediretso agad kami dun, dadala kami ng mangkok. Ganun po. Tapos hanggang sa nakilala ko si Nanay Suzette. Anong pangarap mo para sa sarili mo? Pangarap ko makatulong sa iba. Kasi alam ko yung sitwasyon eh, na helpless, na wala kang mahihinga ng tulong. Kaya pangarap kong yung makatulong, makapaglingkod sa
sa publiko, sa gobyerno. Sa pamilya mo, anong pangarap mo? Kung papala rin man ako makapagtapos ng pag-aaral, tutulungan ko din kayo, Akil. Salamat kasi sinuko mo yung pag-aaral mo para lang matulungan kami. Pasensya ka na. Kasi wala talaga kami malalapitan. Pasensya ka na kasi hindi kita natulungan. Pasensya ka na kasi hindi kita natulungan sa pag-aaral mo. Wala rin kasi akong pakayana. Mas ko yung sarili ko. Hindi ko matulungan. Pero alam mo, Fernando, sobrang nakakapilit. Kasi napakatatag mo, ang daming pinagdadaanan, ang daming mong sakripisyo sa buhay, pero nananatili kang lumalaban araw-araw. At yung pagmamahal mo sa pamilya mo, hindi yan matatawaran. Yung sakripisyo mo para in the long run, in the future, makatulong ka sa family mo, sa kapatid mo, at sa kanlungan na rin, at sa mga katulad mo, mga bata na mataas ang pangarap at nangangailangan ng tulong. Lahat yan mangyayari. Alam mo kung bakit? Kasi mabuti kang tao. At inspirasyon ka sa mga batang katulad. Naku, Shay, ramdam namin yung emosyon mo dyan. Kami nga dito sa studio, maluha-luha na rin. At hindi lang nakaka-touch, kundi nakaka-inspire ang kwento ng kanlungan. Malaking bagay po talaga kung si Fernando at iba pang mga bata sa kanlungan ay patuloy na matutulungan ng organisasyon para maging katulad sila ni Suzette na successful in her own right. At sa ating pagbabalik po, samahan niyo akong itanong kina Manoy ang solusyon sa problema ng kanlungan sa Irma Ministry Inc. Dito lang po sa Si Manoy ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo Kasama niyo pa rin po kami ngayon dito sa Si Manoy, ang Ninong Ko. I think lahat naman tayo nakisimpatsya sa kalagayan ng kanlungan sa Irma Ministry Inc. Isa lang si Fernando sa maraming bata na may problema sa pamilya, sa edukasyon, sa pamumuhay, sa kalusugan, at yung iba sa pang-aabuso pa. Kaya wag na natin itong patagalin. Ipinapakilala ko po sa inyo ang mga experts na tutulong sa atin para masolusyonan ang problema, ang kanlungan sa Irma Ministry Inc. Let's welcome the officer in charge in the Child's Rights Center of the Commission on Human Rights, Ms. Maria Victoria Bing Diaz. Magandang araw, Ms. Magandang Bing. Araw, Ms. Pat. Manoy, magandang araw po sa mga taga-tangkilik ng programang ito. Maraming salamat, ma'am. And from the Presidential Commission for the Urban Poor, Commissioner Andre Nicolo Tayag. Magandang araw po, Ms. Pat and Manoy. Good morning, Commissioner. Good morning. Nice to see you again. Salamat po. Magandang araw, Commissioner. At syempre, kasama pa rin po natin si Manoy Wilbert Lee. Good morning. Good morning. Thank you for joining us here. Okay. Narinig natin kanina ang problema ng kanlungan sa funding, kaya naman bumababa ang dami, hindi lang ng beneficiaries nila, kundi pati ng kanilang staff, dahil hindi na rin matugunan ng kanlungan ang pangangailangan nila. Simulan na natin itanong kina Manoy kung paano matutugunan ng issue ng mga taga-kanlungan sa Irma Ministry Inc. Alam niyo po, maganding hangarin ng kanlungan, pero ang problema limited lang yung funding. So paano kaya tayo makakakuha ng funding para sa kanlungan sa Irma Ministry Inc.? Siguro una, no, gusto namin i-commend yung ginagawa ng kanlungan. Ang pagkaalam ko dyan, matagal na, parang 3 dekada na po sila na nagsiservisyo sa mga bata. No. Ang tawag pala ho natin sa kanila ay children in street situation, or kinukonsider natin sila na children at risk. No. Na kapag hindi na proteksyonan, nabigyan ng, pangangalaga, ay magiging maaaring makagawa ng hindi naaayon sa batas
or maaring hindi maging tama yung kanilang paglaki, no. Noong 2017 naglabas po ang United Nations Convention on the Rights of the Child Committee ng general comment. Paano ba natin i-handle ang mga CISS? So, dahil kahit sila ay nasa lansangan, sila ay may karapatan. At sila ay hindi lang dapat object ng ng charity. Sila po, Manoy, ay holder ng mga karapatang ito na dapat ibigay, dapat respetuhin, dapat may mga konkretong polisiya. Kailangan meron pong mga programa para po matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Yan po yung general comment number 21. Manoy, nakalagay po dyan, ano ang papel ng local government? Paano mo titignan yung mga bata na nasa lansangan at ang kanilang pamilya? So, kaya ang gobyerno natin, very timely po yung pag-uusap natin, nagpalabas po ng executive order si Ferdinand Marcos Jr., ang ating presidente, Executive Order 52, although also known as po Oplan Pag-abot. Kung saan, ito, institutionalized po, ito po ay matagal ng programa ng Department of Social Welfare Development na tinutulungan yung mga street dwellers sa ating sa Kalakang, Maynila po. So, nangyari po sa executive order na ito, ay in-institutionalized po ito. Nagkaroon po ng interagency kung saan umuupo po ang Presidential Commission for the Urban Poor bilang membro ng interagency. Kasi sa amin, sa PCUP, naniniwala kami na ito ay case management concern. Kasi iba't iba po dapat ang approach natin. Lalo po kasi ang mga street dwellers, gaya po kanina, yung nabanggit po ay mga kabataan. Uh-huh. Meron din po yung may mga problema sa mental health, mental illness. So yun po dapat iba-iba. So minumungkahi po namin na magkaroon pa ng local interagency sa ilalim ng national interagency na magkaroon ng proper assessment, proper tagging, proper listing ng mga beneficiaries na ito at maibigay po natin yung tamang programa. At isa na rin po yung pag-facilitate ng funding ng mga national non-government organization na tumutulong sa mga street dwellers po, lalo-lalo na po sa mga kabataan. Isa rin po sa proposal ng Presidential Commission for the Urban Poor ay maisama rin ang Commission on Human Rights bilang parte ng local lang interagency. Kasi po naniniwala po kami na ito ay dapat right-based approach sa pagtugon ng problema ng street dwellers. Sa usapin po ng funding, siguro nasa may kukonstruo din po natin na dapat ang local government ay maglaan ng budget para dito because they are primarily responsible for the welfare of their constituents. Itong mga street CISS na to, no, ibalik ko lang uli ha. So nakikita natin na sa kalye, di ba? So yung DSWD, I think noon kinukuha nila. Opo. Tama ba 'yon? Pwede bang kunin 'yon? Actually ngayon sa or hindi na. Doon po sa bagong utos ni President Marcos Jr. EO52, ang tawag po natin sila yung family in a street situation, no? FISS na po. So parang FISS lahat na ngayon. Panglahatan na po siya. Kinukuha ba yan? Kinukuha, binibigay yung tamang intervention kung kailangan silang i-relocate. For example, sa mga bata, hahanapin yung mga kung nag-exist pa yung kanilang mga magulang, guardian, parents, pwede silang ibalik. Pero kung hindi na nag-exist pa ang kanilang parents, pwede silang dalhin sa mga social welfare institution. Yeah. Para kung ano po, kailangan ina-assess muna. Meron po tayong mga social welfare institution na under government. Meron po accredited. Or mga private. Mga White Cross. Yes po. Example, itong kanluran sa ERMA, pwedeng itong makipag-ugnayan sa PCUP, tutulungan ng PCUP para kumuha ng mga pondo para sa kanila. Yes po. Pwede po natin i-formalize ang partnership. At in-encourage ko po na magkaroon ng formal partnership. Kasi ginagawa po ng PCUP sa ibang non-government organization, nagsasagawa po kami ng memorandum of understanding para po ma-define yung scope ng partnership, limit ng partnership. At sa ganun, ay may tulong po namin, lalo na po yung usapin ng funding. Kasi po, ang PCUP, wala po sa mandato namin ang kumuha ng pondo. Pero po, ang mga beneficiary po ng mga basic social services nito ay pwedeng tumanggap ng funding. So sa tulong po siguro direkta, ng organization gaya ng PCUP kanungan, lang. Tapos i-coordinate nyo lang, didirecta ngayon sa kanlungan. So, pwede po ma-facilitate, matulungan po tayo ng organisasyon na kagaya ng kanlungan. Ito ba ang mga ganitong, is there a way na parang kung paano natin ito ma-qualify or na parang part of the seal of local good governance, yes, eh, maisama natin itong
isang... Actually, ano po yan? Pwede ilagay doon na one of the criteria. Criteria, exactly. Magkano ba ang allocation ninyo sa mga bata? Para sa mga ganito. For this particular, right to education or support. Kasi po yung, di ba, siguro may, alam naman natin lahat na ang isa sa ugat ng problema na bakit may CISS ay dahil sa kahirapan. So, kailangan talaga natin i-address po yun, no? So, yung kahirapan na yan, pwede tayo mag-provide ng mga livelihood at masusustain po yan siguro. Mas masusustain ng mga local government kung naka-build in doon sa kanilang mga programa. Napakaganda, no? Sana ganito talaga yung mangyari. Lahat po sana tayo, no? Sabi mo nga, whole of nation approach ito, no? Mga kapuso, umaasa rin talaga ako na magiging tuloy-tuloy yung pagtulong ng kanlungan sa IRMA Ministry sa mga children and street situations sa Maynila. And despite the challenges, nakakatuwa na matataga ang loob ng ating mga kasama sa the center at sa kanlungan, lalo na yung mga kabataang patuloy na nagsusumika para ituloy ang kanilang pag-aaral. They really deserve to make their wish happen. Kita naman na lahat sila ay hindi lang sarili ang iniisip, kundi pati yung kapakanan ng kanilang organisasyon, pamilya at komunidad. Kaya susunod na po ang handog ni Manoy para sa mga tiga the center at kanlungan sa pagbabalikyan ng si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Dito sa si Manoy, ang ninong ko. Manoy, ngayong napanood at napag-usapan na natin yung sitwasyon at yung mga problema sa Quezon City University Center for Urban Agriculture and Innovation, ano po ba yung nakikita niyong solusyon? Well, doon sa mga short-term solutions, pagkakalooban natin sila ng mga farm inputs katulad ng fertilizer, seeds, at pagkakalooban din natin ng mga kagamitan, tools, at patuloy na makipag-ugnayan tayo sa Department of Agriculture para mabigyan po sila ng kompletong trainings, no? Para po sa makabagong teknolohiya sa pagtatanim. Dito naman po sa ating long-term solution, tutulungan natin sila na makagawa ng business plan, no? Pagsasaayos ng market linkages, no? Ito po yung kung saan nila dadalhin yung kanilang mga ani, no? Ang pinakamahalaga, ito pong financial literacy training, no? Sa tulong po ng mga pribadong sektor, makikipag-ugnayan po tayo sa kanila para po sa financial literacy at paano po mag-manage ng negosyo talaga. And tayo po ay makikipag-collaborate sa Quezon City University for ito pong kanilang Center for Urban Agriculture and Innovation sa Quezon City LGU, sa Department of Agriculture, sa Bureau of Land and Industries, at mga SUCs, so State Universities sa buong Pilipinas, at TESDA para po sa iba pang mga trainings at livelihood na opportunities. Kasi gusto po natin mangyari na ito pong nakita po nila sa Quezon City University, Center for Urban Agriculture and Innovation, ay gayahin din po ng ibang state universities sa ibang probinsya, iba't ibang parte ng ating bansa. No? Tulungan natin sila doon sa mga gustong gumaya at gustong mag-establish ng ganitong modelo sa kanilang lugar. Pwede po natin silang tulungan sa Department of Agriculture para po sa ganitong mga proyekto at modelo. No? And of course, ito po ang atin, yung pagsasabatas ng ating panukala, House Bill 1297 o ang tinatawag nating Instructional Gardens and Urban Agriculture Act, mandating SUCs and LGUs to establish urban farms
to help the country's food security, no, para makatulong tayo sa ating food security. At ang isa pa po nating talagang aktibong isusulong ay yung ating pong pagsasambatas ng panukala nating tungkol po sa Kadiwa Centers. Ito po yung institutionalization of Kadiwa Centers para po direktang maibebenta ng ating pong mga magsasaka, mga food producers, yung kanilang ani, diretso po sa itong mga consumers and mawala po yung mga middleman, no, na tinatawag natin. Okay, maraming salamat, Manoy, sa napakarami at napakagandang solusyon. Nawa ito yung maging magandang pag-asa para sa The Center. Mga kapuso, at alam nyo naman tayo dito sa si Manoy ang ninong ko. Siyempre, hindi lang tayo puro salita. Sinisigurado natin na masusundan yan ng gawa. Kaya panoorin natin ang reaksyon ng mga taga The Center nang matanggap nila ang handog ni Manoy. Sir Romel, Adrian, yes, sana ma'am. Po happy kayo sa happy, handog happy, ni Manoy. Happy, happy, ma'am. Happy po. At ano po masasabi kami, nyo? Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Agri-Party List kay Manoy po para dun sa mga agri-product. Makalaki po yung maitutulong para sa production o mga ginagawa po natin dito sa Center for Urban Agriculture and Innovation ng Quezon City University. Adrian. Maraming po salamat. Maraming po salamat. Ikaw, may gusto ka ba sabihin, Adrian? Maraming salamat po sa Agri-Parties, pati na rin po kay Sir Manoy, sa mga garden tools po. Lalo na po yung boots, kailangan po namin ng pag-uulan. Maraming salamat. Manoy, mga kapuso, damang-dama natin ang saya ng mga taga QCU-CUAI sa mga natanggap nilang handog ni Manoy. Pero hindi pa po tayo dyan nagtatapos. Hindi natin makakalimutan ang mga kaibigan natin sa kanlungan sa Irma Ministry Incorporated. Manoy, ano naman ang solusyon natin para sa mga problema nila? Dito naman po ang short-term solution natin para sa kanlungan sa Irma. Pagkakalooban natin ng mga grocery items, ang mga CISS, no, or Children's in Street Situation, na tinutulungan at nasa kanlungan ng IRMA, no. Bibigyan din po natin sila ng mga school supplies, no. And then pagkakaluban din natin ng computer yung IRMA upang magamit sa pagtuturo ng basic education, no. And magbibigay din po tayo ng munting regalo ng bike, no, para naman kay Fernando, okay, upang di na siya maglakad ng kilo-kilometro papuntang eskwelahan, no. And then, of course, bibigyan natin ng materyales ang kanlungan sa IRMA para sa pagpapaayos ng classroom nila upang magamit agad ng mga kabataan na nagnanais mag-aral kahit kapuspalad. And then, tutulungan natin silang magkaroon agad ng Memorandum of Understanding with the Presidential Commissions on Urban Poor para po ito namang PCUP ay matulungan sila na makakuha po ng pondo sa iba't ibang NGOs, iba't ibang ahensya, and even po sa mga foreign NGOs na tumutulong po sa mga ganito, mga nasa ganitong sitwasyon, no. Para naman po sa long-term solution natin sa kanlungan sa IRMA, kailangan po natin dito ay whole of nation approach, no. Ibig sabihin mula po, dapat po mula sa national government agencies, national government agencies katulad ng DSWD, DepEd, PCUP, CHR or the Commission on Human Rights, hanggang sa LGUs, pribadong sectors, mga NGOs, tulad po ng kanlungan sa IRMA. Tulong-tulong po tayo lahat dapat sa pangangalaga sa kapakanan ng mga bata, no, sa paghahanap ng oportunidad para sila ay bigyan ng sapat na nutrisyon at dekalidad na edukasyon. And kasama na rin po dito ang pagpapaigting ng implementasyon ng mga batas laban sa child trafficking at iba pang pang-aabuso sa kabataan. Gagawa rin tayo ng tinatawag nating mobile learning system at alternative learning system, no. Magagawa po tayo ng lumang jeep o ito pong mga sasakyan, no. Kiko-convert po natin ito na maging mobile learning system para madala po natin ito sa iba't ibang lugar at dito po sa mga lugar na gusto po, may mga gustong mag-aral, no. Kailangan gawin natin ito lahat mispat para maging produktibo silang miyembro ng ating lipunan. Sila po ating human capital investment. Agree ako dyan. Maraming salamat sa short-term and long-term solution, Manoy. Okay yan. Mga kapuso, at mula sa diskusyon, mayroon din tayong aksyon. At eto, panoorin naman natin ang handog ni Manoy para sa kanlungan. Nakuha din po kayo, Sir Wilmar, si Seth, Fernando. Nine.
Ayan. Samahan niyo po ako dito. Ako po ay gusto ko magpasalamat kasi kayo po ay naging inspirasyon. Talagang larawan kayo ng magandang ehemplo. Maraming salamat po na binigyan niyo kami ng pagkakataon na ibahagi inyong kwento dito po sa Simanoy ang Ninong ko. At syempre, bago po ako magpaalam, meron tayong karagdagang pasasalamat. Narito po ang handog ni Ninong para muna kay Fernando. Ayan! Tingnan natin! Hindi ka na maglalakad, Fernando! Meron ka ng sasakyan. Ayan! At syempre, para naman sa buong kandungan, sa IRMA Ministry Incorporated, dali kayo, Sir Wilmar, Susel! Ayan! Narito po ang handog ni Ninong para sa inyo. Ayan! Nandiyan po mga computer set! Yay! Ako, nabusog ang aking puso't isipan sa mga aral na napulot ko po sa mga kwento ngayong araw na ito. Napakasarap sa pakiramdam na maging parte ng modern bayanihan. Sa susunod na linggo po ulit mga kapuso, ako po si Sherilyn Reyes Tan at ito po ang Simanoy ang Ninong ko. Nakakataba talaga ng puso ang commitment nyo sa pagtulong, Manoy. Pero most of all, nakakatuwa kasi sobrang deserving ang Quezon City University Center for Urban Agriculture and Innovation at ang kanlungan sa IRMA, Ministry Incorporated. Dahil marami rin silang mga taong tinutulungan, puso talaga sila ng bayanihan. At para naman sa lahat ng may gustong idulog, may mungkahi o gustong tumulong, mag-email lamang po sa manoy.wilbert@agripartylist.com. Pwede nyo rin i-follow ang mga social media accounts na naka-flash po sa inyong screen. Gaya ng sinabi natin nung simula ng episode, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero para masiguro ito, dapat bigyan din natin sila ng pag-asang pwedeng matupad ang kanilang mga pangarap. Kayang-kaya natin itong pagtulungan. Manoy, may mensahe ka ba? Well, Miss Pat, no? Nakita natin sa dalawang istorya natin na ang kabataan, ito ay ating kailangan protektahan, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. No? Pero para maging pag-asa ng bayan, dapat natin silang gabayan at suportahan. Ngayon pa lang, ipakita na natin sa kanila ang isang lipunang may puso, patas at may malasakit sa kapwa. Para yun din ang isa sa buhay nila sa hinaharap. Gusto natin may taguyod ang hustisyang panlipunan. Ikaw, ako, tayong lahat, kapag sama-sama, lahat ng problema, gaano man kabigat, mapapagaan at masusolusyonan. Sa pagtutulungan, panalo ang sambayanan, winner tayo lahat. Ayan, winner talaga lahat sa modern bayanihan. Kaya kasama po ulit natin sa susunod na linggo, si Manoy Wilbert Lee at ako po Patricia Tumulak dito sa Si Manoy ang Ninong ko. Panalot ang dadamay bawat isa, ikaw ako. Gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aang